Sa sira-sira at abandonadong minahang ito, matyagang namumuhay ang mag-iina ni Ate Eden. Kasama niya ang kanyang musmus pang mga anak na si Mark, John at Jamaica. Pagpuploting ang tawag sa kanilang hanap buhay na sadyang nakakapagod at napakahirap. Kaya kung minsan ay nagbibintaran sila ng kinayod na santol, namumulot ng niyog at gumagawa ng walis tingting. Sadyang mahirap maging single parent at walang disenteng matitirhan. Pero ginagawa ni Ate Eden ang lahat, maitaguyod lang ang kanyang mga anak. Kaya naman pinagkaloban siya ni na Ma'am Tina at Lani ng 75,000 para ipagawa ng bahay nila. 75? Magkano na yan? 75,000. At ganyan ang mukha mo! Samantala, pinuntahan din namin ang nanay ni Ate Eden na si Lola Elena. May pagkain ako, hindi na ako magugutom. Ay, salamat sa Diyos, hindi na magugutom niyang. Laking tuwa niya nang malaman niyang gagawa na rin ng bahay ang kanyang anak at apo. At doon na rin siya titira. Tamang-tama dahil sirang-sira na rin ang bahay ni Lola. May mga ano na po yan, may mga surot. Itong Catherine ito. Magawa na po tayo ng bago mong tulugan. Oo. Para hindi makati. Ang kati-kati, sige ko ang kamot na gan. Yun nga lang. Nagka-problema kami sa unang lote na napili naming pagtayuan ng bahay. Nasayang doon ang dalawang araw na pagkatrabaho namin. Kaya muli kami naghanap ng lote, hinakot muli ang mga materyales at nagsimula ulit. Dalaga pa akong maganda ako! Kuwila talaga itong si Lola Eden. Kaya hindi kami nalungkot habang gumagawa ng bahay nila. Kahit na hindi natuloy ang ginawa naming bahay sa unang lote na siyang laging dahilan upang magsimula ulit kami. Ito ang itsura ng bahay sa ikalimang araw ng paggawa namin. Palaging nakabantay si Ate Eden sa hindi malamang dahilan. At pag may pagkakataon, palaging niya kaming binibiro para tumawa. Tinatok mo naman! Nabukin ka! Ngayon may ideya na po kayo kung anong araw-araw na eksena sa aming paggawa ng bahay. At dahil hindi na-experience si John Mark ang manood sa cellphone, palagi namin siyang binibigyan ng cellphone para makapanood. Kami naman ay abalang-abala sa paggawa ng bahay habang nakabantay sa amin si Ate Eden. Dali! Kasama ko! Ito naman si Lola Elena na hindi maitago ang kagalakan dahil magkakaroon na sila ng bagong bahay. Kaya maraming salamat po sa ating mga sponsor na walang sawang sumusuporta sa ating mga proyekto. Ang halakhak ng mga tinutulungan natin ang magsisilbing trophy ng ating tagumpay. Sa sobrang saya nga po nila, pati si Jamaica na 2 taong gulang pa lang ay nakikitulong din sa paggawa ng bahay.
ate, ah. Dito ka na po natulog kagabi. Ah, kayo pong mag-anak. Ayos. Nagagamit na ni ate din yung bahay. Apo, magdo-double wall po tayo para mas maganda tingnan, mas matibay. Dahil mayroon pa namang budget na naiwan. CR po mga kawal, dire-repair na lang po natin yung CR ni Lola, Lola Elena. Bigyan po natin ng budget si Ate Edin. Para ma ano? Kaunin niya daw po yung mga gamit niya. Dadalhin na dito kasi dito na sila natutulog. Nag-double wall tayo ngayon mga kawal ng hardplex para maganda yung bahay. Atalong sigarilyas at mani sitaw bataw patani malabo ng mata ko ano yan pero ay sayang ano na tapos na palakpakan palakpakan tapos na palakpakan. Hindi mo pinaganda yung kwarto ko. Tingnan mo, maganda yan. Ano yung kwarto ko baga? Pili na. Yan! Mapili mas maganda sa bahay. Yun! Ito. Alin! Yan! Ay, pangit! Ayaw ko! pangit naman ang kwarto ko. Parang makabago tayo ng pintura. Ah, kapag wala tayo pintura. Pangit! Nagkapintura pa ang kamay ni Lola. Porque matanda na eh, ganyan ang ano sa akin ay inaapin mo ako. Nawawa naman ako. Ay, ito po yan, iiyakan ko kayo. Ah. Ano kaya magandang gawin sa kwarto mo po? Ang ganda o, ang ganda. Ay, bahala kayo. Ito po ang kwarto ni Ate Edin. Ang ganda pa ganang kwarto ni Edin. At kwarto ni kwarto ni Lola Elena. Bukas pa doon sa iba pa. Di pa tapos. Mamaya, dinukot ako na laswang dyan. Di pa man tapos yun. Pagandahin pa natin. Nalungkot na mga kawal si Ate Edin, oh. Kasi ito na po yung huling araw natin dito sa paggawa ng bahay ni Ate Edin. Lagang mamimiss tayo ni Ate Edin mga kawal kasi
Halos 3 weeks tayong gumawa dito sa bahay ni Ate Edin. Dik, malungkot si Jadmal. Sige, lang ako na malungkot ha. Kamal. Uy, nakapapa ah. Latulas. Yan. Na ang bahay ni Edin. Balik ka Edin. Tingnan mo. Ha? O ito. May mga gamit ka ha. Meron kang bigas, may kaldero, may grocery, may lagayan ng ano, plato, may baso, may pangkape ano. Ayan. Parang masaya ka na ah. Hindi ka na nalulungkot. Ha? Nalulungkot pa din. Alika, John Mark. Dito na tayo sa kwarto, John Mark. Tara, nalulungkot din to si John Mark, ay. Amoy din, oh. Salamin. Hindi kita sa loob, ano? Magsalamin ka nga muna. Yan. O, ito. Alika, pasok. Ah, sige, ilapag mo dyan si Bebe. Para... Yan, ito. Ito yung bintana. Salamin. Pag sinara mo ito, Edin, kita mo sila sa labas. Pero di ka nila kita sa loob, di ba? Ayan, no? Kino mo sila. Pero pag binuksan mo, kita ka na may hangin. Ano? May ilaw na. Oh. Yan. Okay. Ito, bintana. Itong bukas, ha? Pag ginanto mo ito, gagantoy mo ng kamay, ha? Para hindi masira. Yan. Yan to, John Mark, no? Pagbubuksan mo siya, tutulungan mo siya. Ayan. Ito, John Mark, buksan mo. Turuan kita magbukas. Halika. Dito. Dito. Yan. Ma'am Langit, salamat po. Sa ginawa ninyo po sa akin ang pinitap ng bahay. Tapos yung ulong po. Marami pong salamat po sa inyo. Bakit ka nalulungkot, Didin? Wala na po ayun. Para na-miss mo kami ah. Malibasa lagi tayong kasama dito habang gumagawa ng bahay. Ano? Masaya ka ba habang gumagawa kami ng bahay dito? Anong... Nalulungkot ka talaga ah. Sige, marami po. Pong salamat sa iyo, Ma'am Lani. At ako'y natulungan po ninyo sa awa ng Diyos. Yan. Sa awa po ng Diyos ay ano ko rin ang nagtulong sa akin habang ako'y nabubuhay pa. Ayan. Nasasabi ko, maganda po ang kwarto ko. Yan. Ma'am Lani. Thank you. Sige, salamat din. Thank you po, thank you. Thank you. Thank you. Thank you po, thank you. Ayan. Marami pong salamat. Luluha kayo ah. Talaga. Umiyak po kayo. Gawa ng mata ko nga, ang labo na. Kaya... Yan, ito po si Lola Elena ay... Si Ellen, kung tawagin ay Ellen Madera, Lola. Yan, anak niyo po si Edin. Si Edin anak ko. Bunso. Bunso. Yan. Ilan taon na po kayo? Ako ay mas 75 na po. Kaya ganito pa na ang hitsura ng mata ko. Po, sa awa ng Diyos. Nakita ko na rin na nagtulong sa akin habang ako'y nabubuhay pa. Ayan, wala pong ano man. At nagpapasalamat po kami. Salamat tayo kay Ate Lani. Na salamat po ako Ate Lani sa inyo. Ang ganda! Ang aking katre! Wow, ganda. May kumot pa I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ganda ng bahay! Ang ganda ng higaan ko! May katri ako! May unan! May kumot! Marami po salamat, Ate Lan! Sir, maganda! Maraming salamat po, sir! Palakpakan! Thank you po, Ma'am Lani! Salamat po! Thank you po!
Yan. Kuway kayo ganyan, kuway. Thank you so much for watching. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. The past is where it stays. Way back a year ago. Thanks for watching, mga kawad. Please leave a comment down below. Paki-like na rin po na aming mga videos. Maraming salamat po. Lalo't higit sa ating sponsor. Isang pamilya ang ating natulungan ulit. Hanggang sa muli. Thank you.